very professional, pero alam mo naman ang bunga nga niyan, di ba? Maano rin eh, minsan matalim din eh. So pagka yung casting nagpe-prepare na kami, bagong kasal siya nung kay Lucy, I think nasa honeymoon stage, di ba? So nandun ako sa kama, papa body makeup na ako, tapalakan ako niyan, sabi niya, mag-akit ka nga, kukungot ka nga, ganun. Ako naman, pakailan mo, bakit pa, di ba? Kasi ayaw ko kasi nung binubusungan ako, so mas gusto ko na makita niyo na ngayon para pag nag-date, hindi niyo na ako sisilipan, ganun. With Richard, comfortable ako sa kanya. Uy, may hair na ngayon yun. sino daw gusto mo ano? Hypothetical, ano lang, pampakiliting tanong lang ang segment. Ano? Kung sino pa ang gusto mong maka... Kung gagawa ka ng porn movie ngayon, sino ang gusto mong maka-porn? Hindi, memorable to record eh. Hindi. Foreign ba o local? Local na lang. Huwag na tayo masyadong pumunta rin sa foreign. Kaya ba gets pa siya or what? Kung may hirap yan, don. First time na hirapan kasi gumagot ha. Pwede naman senior. Pwedeng senior. Hindi mo kailangan ba gets. Eh, pag senior naman, tatanda na naman itong mga kaano natin, di ba? Alam nga naman sabihin ko si Dennis Padilla, nakakatawa naman sobra, di ba? Wala nga naman. Wala eh. Tapos yung mga kaidara ko, nag-idag na din, di ba? Ikaw, Dom, gusto mo tayong dalawa? Hollywood? Bradley Cooper. Pwede na yun? Ha? Pwede kaya akong... Sexiest man. Naging sexiest man. Oh. Tsaka yung tura niya kasi, di ba? Parang sasakal-sakalin ka, gano'n, no? Parang ibabalik-alipag ka. Gano'n yung gusto ko. So hanggang ngayon ba, yung pa rin ang gusto mo? Dati ba, gano'n na? Christopher De Leon. Bakit, ma'am? Kasi si Boyet, napaka-gentleman, napaka, pag may love scene ka, marunong kumalalay. Kumbaga, sobrang bait, hindi ka maiilang sa kanya. Tsaka siya yung kasi hindi tingman ko, mas marami akong ginawang pelikula na siya yung ka-love scene ko. Pero huwag mo na itanong ngayon kung sino yung gusto ko pag sakali. Wala na, huwag na yun. Kaya nga, nilinaw ko agad para kay Osang lang yung tanong na yun. Bagay! Osang, ako ikaw talaga. Para nang kumalit mo. Okay, thank you. Thank you, Ness. Ayun. Actually, ano, parehas kami ni Ate Ness sa Christopher De Leon. Ay, oo, mga pala. Sa pahiram kahit sandali kasi... super gentleman siya talaga. At saka, nauuna pa siya sa akin mag-toothbrush. Pag may kissing scene, napakabango niya. Napaka, ano niya, very sensitive siya sa lalo na pag may love scene. Siyempre, makikipag-aligan siya, magpapabango na siya, mag-toothbrush siya. At saka, very professional siya. Tapos, hindi, alam yung trabaho lang talaga sa kanya. Tapos, ayun, naalagaan ka niya. Ayun. 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 Okay. Maui. Hi, kayo, Don. Ako naman kasi, alam mo naman, ang panahon ko, ang leading man palagi, either Wendell or Jordan, di ba? Sila lang naman talaga. Pinaka-memorable, si Jordan na lang kasi hanggang ngayon talagang ano eh, kumbaga naging magbarkada kasi kami eh. So kahit na nagkikita kami ngayon, of course pre-pandemic no, naglolokohan kami na dati yung mga love scenes natin ganyan. So kumbaga parang naging yun na, barkada, tas cool lang. Yan. Meron akong isang leading man na rin request sana nun sa Viva. Kaya lang,
siya na ano, kumbaga parang hindi na-grant sa akin yung wish ko. Kasi ang gustong-gusto kong... Si Tito Albert Martinez, siya talaga. Oo, siya talaga yung gusto. Ang hot-hot niya kasi. Kaso ngayon, yes, pwede pa. Super, kasi talaga malalaglag yung panty ko sa kanya. Ang gagawin mo! Ang gagawa ng love scene ngayon, pwede pa with Albert. Talaga. Basta with Tito Albert, pwede pa. Okay, congratulations on your birthday. Good luck sa pelikula niyo. Ang saya-saya ng trailer. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Thank you, Dondon. Thank you, Dondon. Next, we have Roldan Castro to be followed by Salve Assis and then Sandin Anadia, Tessa Mauricio, Irvin Santiago, Mac Richard Paglikawan, mamaya, soon. And then, of course, Tita Aster Amoyo. So, and then, marami pa after that. Good luck to all of us. Okay, so let's call Roldan. Good afternoon, Miss Giselle. Good afternoon. Yes. Ang question ko sa kanilang apat, ano, paano kung sabihin ng anak nila kay lalaki o babae, mapaglaki ko gusto ko maging porn star? Ness. Yeah. Ako siguro ano eh, ang anak ko lang na artista ngayon si Win-Win. And mukha namang hindi nasa sa kanya kung ano decision niya kasi yung malaki na naman yan, may isip na yung anak ko. Like si Win-Win, kung gusto niya, bakit hindi? Pero hanggat maaari, hindi siguro. Sa akin. Awesome. Tsaka pag sinabi ng anak ko na gusto niya maging porn star. Yes. Oo. O, di siya sabihin ko, di ba ganda? Nasarap pang ka na may pera ka pa. Para wag nilang danasin yung dinanas namin. So, ako na lang muna kakayod. Sakto. Ayan. Ako, malayo pa yun. 6 years old pa lang yung anak ko. At saka ano, parang hindi niya feel na maging artista. What is in the future? Ha? Sa future? What is in the future? Wag naman porn star. Iba kasi yung porn star sa sexy star. Pero kung ano yung ano niya, susuportahan ko siya. Pero kaya nga rin ako kumakayod ngayon. Kaya rin ako nagbi-business para may ipapamana ako sa kanya. Para hindi niya sasabihin na ano, na kailangan din niya kumayod. Okay. Yun. Maui? Ako... kasi actually puro boys yung anak ko eh. And what if lang? And parang medyo malayo pa rin sila doon kasi 7 pa lang yung panganay tapos yung bunso 5. Baka same lang ng sagot nila, that's the reason why ano, nag-invest ako nang nag-invest tsaka kaya ako nagtatrabaho. Para pag laki nila eh hindi na sila mahirapan, kumbaga para meron na akong ibibigay sa kanila. So, siguro it's a big no. Ayun. Pero depende sa pag-usap. Depende rin siguro sa pag-usap. Pero of course, as a parent, no, siguro same sentiments lang ng mommy ko tsaka ng daddy ko. Noong una, ayaw nila. Ganun na lang din. Ayun. Okay, thank you. Thank you, Roldan. Thank you. Up next, we have Salve from Philippines. Salve from Filipino Star. Salve, are you there? Salve Assis. How about Sanden Anadia from Banat? Sanden?